Okay, yan. Magandang hapon sa ating taga-panood ngayon. Kape muna tayo kahit mainit ngayon. So, nung nakaraan, yung previous natin na aktividad is tungkol sa pitching. After ng pitching natin is gumawa kami ng aming business plan where it regards to our what we pitch na product. So, sa paggawa namin ng pretty business plan, it is good that completing our business plan is a part of our each responsibilities na magtulungan or mag-share of the ideas for the polishment of our idea and the goal of our of the services that we are going to provide to the farmer. So yung paggawa namin ng bawat isa ay maganda na isang pag-symbolize ng isang teamwork, which is supposed to be na ng bawat isa is may contribution to the each plan of the each parts of the business plan, na kung saan yung emphasis namin yung mga bawat objectives, visions and missions of our business, and especially sa aming marketing plan in the strategies and yung iba pang kailangan for the accomplishment of our business plan, para makita namin yung mga visualize or our goal or yung content or yung buong vision or yung buong itsura ng aming business or yung product or yung service na aming i-serve dun sa na-interview namin nung previous activity, which is we entitled our customer na dun niya Laktuka, which is nag-focus kami sa lettuce, but we expound our service sa paggawa ng we expand our service sa pag-cater ng mga perishable crops kasi napansin namin na hindi dapat lang sa lettuce mag-focus. Kasi kapag sa lettuce kami mag-focus ay parang yung kita or yung service namin is may kulang. Something may kulang. How what if we take accommodate of the about the perishable crops na may i-deliver throughout the different regions of the country? So, in sa pagpatuloy namin o sa pag-accomplish namin ng business plan, ay bawat detalye and bawat concept is we shared our ideas or kung paano yung mga ibang strategy or ano yung dapat content ng aming business, na which is good for us, na yun yung isa na nag-symbolize ng isang teamwork, which is teamwork with it comes to the business, not only for the comes to the position but for the polishing of the ideas para magkaroon ng magandang product or magandang product ng aming business plan. However, dun sa paggawa namin ng aming business plan ay may napansin ko na bilang isang leader din or bilang isang member ng aming group is napansin ko na sa lalo na sa part ng marketing plan na napansin namin na yung mga ibang what do we call this, yung customer namin na which is na-interview namin na pinangalan namin Doña Laktuka, ay hindi namin na-consider yung dating nakasanayan nila, which is tradition, yung traditional na packaging and delivering of the goods na nasanayan nila, hindi namin yun kinonsider, which is yun yung isang malaking competitive or kakompetensya sa market sa paglabas ng aming services. Yun yung isang pagkakamili na hindi namin napansin, and doon kami nahirapan kung ano yung strategy namin sa pag-push or pag-introduce ng aming service, which is kulang ng awareness or kulang ng awareness yung aming farmers when it comes to our product, which is kasi nung last binalikan namin yung aming na survey nung last, and we introduce yung product na na-create namin that is addressing their problems, and yung alam nila lang is yung sa cold storage na pag transport, and yun yung alam nila na
So transform lang, transform niya lang yung freshness and yung iba, yung quality ng product sa pag-transport, which is kulang sila ng awareness kung ano yung vision of the kung bakit na cold storage aside from preserving the freshness or the quality of the product. So yun yung isa naming napansin na, which is na observe namin din na parang yung sabi ng farmer na mas maganda pa rin yung traditional, kasi kapag ito yung kumbaga, if I will engage to this service that is being introduced to us na bago, is parang malaki yung kagastusin ko pa dito compared sa traditional na nakasanayan namin. Yun yung isa na nagka-problema kami doon sa marketing plan namin kung ano yung ano namin engage, lalo na sa part ng pricing, which is a challenge for us to how to manage our income and to maintain for the price, lalo na sa price na which is yung hindi malulugi yung yung customer and kami din, lalo na sa amin kasi yung madami yung maintenance sa ano sa sasakyan, maintenance sasakyan, and for the maintenance of the app and for the employees that we are going to consider and the benefits of our employees that we are getting, and yung source ng income namin is yung pag-deliver lang, yung pag-pick and deliver of the product. Yun yung isang hindi namin mistake na hindi namin napansin and kapapansin lang namin nung ginawa namin yung business plan namin, na which is we go dig deeper, na pinalis namin yung ideas, and yun yung isang napansin namin. At ang isa pa is na hindi namin na consider, which is yung napakakamali namin, is we consider the beauty of the ideas that we are trying to make. For example, that we make the iceberg application for the easy access or for the easy booking application of our clients. However, we didn't consider of the how techy is our customer. Yun yung isa na hindi namin napansin. For example, for the Facebook, and most of us in here in the Philippines or here in the our region, that we observed that all of the netizens is the more engaged in Facebook app rather than engaging in the other app. So ang kanilang daily na in-access is Facebook yung kanilang nakasanayan, which is they familiarize the Facebook. Kaya yung ibang business is doon sila nag-engage, which is nakakasabay yung kanilang customer. And comparing for us that we create our new product or our new service, that iceberg app, which is it is new to our customer about our application, which is they don't have enough knowledge about on how what is the setting of our product. Yun yung isa na pagkamalin namin na hindi namin pinagtunan ng pansin nung kinerate namin yung service namin. And ngayon lang na we polished our business plan, is yan yung napansin namin na isa. And lastly, yung isang pagkakamali din namin is yung of the lack of knowledge. For example, kulang kami sa pag-vision kung ano yung ginagampanan or what is the system is being done in a traditional method of delivering commodities from the other areas, especially from the business strategy on how the price. Yun yung isang hindi namin na yung lack namin na hindi namin pinag-aralan, which is we have the knowledge but we don't have enough knowledge about the system or the techniques of how does the traditional method of delivering commodities and other delivery agencies or the traditional yung nakasanay ng ating farmer or ating mga traders or sellers na pag-deliver yung dealing, which especially the dealing or the agreements agreements between the dealer and the deliverer, kung ano yung sistema nila doon na ginagawa nila, which is yun yung
isang importante sana na we have to consider that we also we should may knowledge kami dapat doon sa system nila. Kaso, well, sa system nila, dahil yun yung isang i-consider namin doon sa amin paggawa ng business plan, sa marketing plan namin, yung strategy namin on how we put our product or our service into the market. Kasi yung service namin, yung product namin na nagawa is syempre may magsasabay or maki-enter in a new environment which is not familiar to the other customer, and the problem is how we catch our customer to take the bait of our service. Yun ang isa na hindi namin na hindi namin yung pagkakamali namin na hindi namin. Although, with besides of all of these mistakes na aming hindi namin napansin noon bago namin gawan yung final business plan namin, which is, anyway, we work as a team and we share our ideas and thoughts of each everyone, and we create our own business plan and we polish off the ideas, and especially for the problems or the mistakes that we have encountered, and we provide a kung ano yung strategy namin dun sa pag-catch up, or what is the solution for our mistakes. And because of our teamwork and because of the cooperation of each member of our team, and we successfully create our, or we successfully produce or finalize our business plan, although may hindi bahaging hindi malinaw, but still we did our business plan for the other investor or for the other interest sa interesado ng sa aming business, is for them to have a vision, or for them, in order for them to visualize our product or the services that we are trying to offer in the market. So yun lamang po ang aking thoughts or kwan. So, kapi lang tayo. Sabi nga nila, sa pagkakapi is it's a good comfort for yung damdam. Goodbye. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, pyramid of cans in the pale moonlight, talking about cars and dreams.